Umalis si Valentina sa kuweba upang ibunto ng kanyang galit na nararamdaman sa mga mamamayan ng San Martin. Sinunggot niya ang ospital upang gantihan ng mga may sakit at may kapansan. Pero dumating si Darna at pinigilan ng masamang balak ni Valentina. Magagawa pa rin makatakas ni Valentina matapos ang kanyang pagkatalo sa kamay ni Darna. Ewan po ba si Sir Pena? Munti ka nang murder ng sister mo. Na-rescue pa rin ang beauty mo. Sigurado ko, katulad ng dati, si Eduardo na naman ang dahilan niya, ano? Paano mo nalaman yan doon sa... Kinuwento sa akin ni Miss Perfecta. Alam mo, may sasabihin ako sa'yo. Mas malakas ka sa akin. Dahil sa biglang pagkawala ni Eduardo, unti-unting magkakalapit ang loob ni Nanarda at ng kanyang dating kaibigan, si Pancho. Kahit nandito ako, hindi ka naluluwa. Promise. Nada. Akala ko hindi ka na magpapakita sa akin. Kaya ka ba nagpakita dahil iniwan ko na si Eduardo? Dahil umurong na ako sa kasal namin? Malaking sakripisyo ang ginawa mo. At alam kong hindi naging madali ito para sa'yo. Pero yun ang gusto mo, hindi ba? Yun ang nanarapat, Narda. Dahil yun ang kakabit ng tungkulin mo. Pero hindi ko ginusto yung tungkulin na yun. Ikaw ang pinili ng bato upang maging tagapagtanggol ng mga naaapi at kumalaban sa mga masasama. Kung bakit kasi nagkalat yung masasama eh. Hindi yan naubos-ubos. Kaya minsan nahihirapan ako eh. Minsan gusto ko na sumuko. Meron pa rin naman mga mabuti, Narda. Marami pa rin iniisip ang kapakanan ng iba. May mga taong nag-uumapaw ang matinding pag-ibig nila sa kanilang puso. Sila ang isipin mo, Narda. Para sa kanila ang mga paghihirap at pagsisikap mo. Hanggat may mga mabubuting tao, may mga mabubuting puso, sila ang dahilan kung bakit nandito si Darna. Kaya't huwag kang susuko. Hanggat nariyan sila, huwag kang mawawala ng pag-asa. Nagsama kayo, baka mas lumakas ka. Baka kaya ayun ang pinapauna sa'yo ni Ama. Para mas lumakas ka. Para mas handa kang harapin si Darna. Oo na. Uunahin ko nang hanapin ang sandrong yan. Copy! Copy, sir. Ha? Hoy! Tomas, Jericho! Yes, maghanda sir. Kayo! Yes, sir. Ha? Bukas sa bukas, darating dito si Lotgarda Morales. Magshushooting. Kailangan handa niyo yung mga kamera niyo. Co-cover natin yun, ha? Chief, you mean to say Lotgarda Morales, yung
Sexy at magandang artista. Maandar na naman yung kamanyakan nyo, ha? So, artista to. Ginagalang. Ano ba naman kayo? Mapastos. Lutgarda Morales. Sexy nga nun eh. Sandro. Father. Ano ginagawa mo? Naglilinis sa... Hindi mo naman kailangan gawin yan. Gusto ko naman hong gawin to, Father. Kapalit ko ng kabutihan niyo sa akin. Sandro. Handa ka na ba? Father? Hindi ka pupunta dito sa simbahan kung walang... bumabagabag sa'yo. Ayun siya, balik. Doon sa Santa Monica. Umu-atake si Sandro. Baka andun pa siya, Valentina. Puntahan na natin siya. Eh, hindi ko nga alam kung anong itsura ng lalaking yun. Ayun siya na sa hit namin si Rupina. Nung pumunta siya dito, guwapo siya. Ang Paris Valentina. Gustong-gusto ka niya. Gustong-gusto ka niya patayin. O oh, sige, eh. Hindi kita pipilitin. Pero pag handa ka na, andito lang ako. Makikinig sa'yo. Salamat po, Father. Father, narinig niyo ba yung balita? Yung serial rapist? Sumala kayo na naman. Talaga? Pero mabuti na lang po at sa Santa Monica sa Malacay at hindi rito sa atin sa San Martin. Ang sabi ni Ama, oras na magkita kayo, malalaman mo sa puso mo na kayo ang itinakda. May kanon? Sige. Para kay Ama. At para tumahimik na kayong dalawa. Lely? Inoy? Nada. Inoy, anong ginagawa mo dito? Eh, hindi niyo ba nabalitaan? May bagong binikti ba yung serial rapist? Kaya pinakawalan ako ng mga polis. Asa si Aleli? Nako si Aleli, nasa may simbahan. Palagi kang pinagdadasal na sana makalaya ka na. Natupad na yung dasal niya. Effective! Nako, mabuti pa puntahan natin si Aleli. Matutuwain kapag nakita ka niya. Tara na!